pangit naman talaga yung launch. Nag-jamming lang tapos sabi niya magugulat daw tayo sa mga artistang pumirma. Masaya pa yung fiesta sa probinsya. Kaya nga ako suggestion ko ha, sa All TV. Oh. Ay naku, ayaw ni Tony Gonzaga ng ganyan ha. Ay, ayaw niya talaga. Oo, olats yung kanyang ano, yung naging pictorial niya. Olats sa bashing. Missing in action ka, Dennis Padilla. Anak, oo, hindi mo sila lubos na kilala. Personal na pinuntahan ni Julia si Dennis. Olats! Ha? Hello mga kami! Dito po ang inyong mga lingkod. Dito po si Mama Doy. At ito naman po si Papa O, as in OG Diaz na pangabang. Ang lagi niyong inihilit sa amin. Sisika mo na! Dali! Ay, ha! Bago ang lahat, no? Happy birthday muna! Kanino? Siyempre, sa ating kaibigan si John Santos. Yes, yes. Sir Jennifer! Si Happy birthday! Yes! At siyempre, nandiyan ako, no? Ito, yes. Iniintay ka doon, wala ka. Alam mo na, Nay. Gusto yan na siya sabi ko sa'yo. Diba? Andang si Dea Alonso. Sayang nga eh. Si Jex, kilalang kilala niya. Ay, sayang nga. Oo, oh, ito yung nasa likod. Diyos ko. Oh. Oo, yung mahadera. Oo, oh, oo, oh, diba? Mahadera. De chocolate. Tapos andun kasama rin ni Bea. Siyempre, kadate niya that night si Dominic Roque. Yes! O, andun din ang Bex Battalion. Oh! O, diba? O, ayan. O, yung mga bongga. Pictures ko. Ang dami ko na-miss. Grabe. Diba? Ay, naku, finally pumayag na rin si Bea Alonso na makapanayang po one-on-one. Wow! Pagdating niya from UK. Pagdating natin from Australia. Wow! Yun. At syempre, ako rin daw, pwede naman kitang hiritan din ng aking lie detector test. Ay! Oo! Diba? So, nag-yes ka? Oo naman, aarte pa pa. Looking forward naman ako dyan. Yes! Oo! No, at syempre ang Bex Batalya narin yan din, no, ayaw pakabugang beauty nila kay Bea Alonso. Si ano, kakadate ni MC. Sino? Yung Gerald. Ay, diba? Ano na? Totohanan na? Arte, diba? Arte pa. Totohanan na? Ewan ko ba? Ano sabi? Totohanan na daw ba? Ay, hindi ko naman natuluyan na. Ako, ewan ko ba? Baka naman yung biro-biro napunta na nga sa katotohanan. Diba? O anyway. Ay, andiyan ka pala, Mrena. Ha? Oo. O, yung nahanap ka ni Bea. Wow! Hello, Bea. Hello, Bea. Bunda. Bea Bunda. Oo, oh, basta yan ha. Looking forward ako dyan. Yes. At, oy, naku, oo. Ito na naman. Diyos ko, meron naman nagte-text sa akin. Oo, oh, ano sabi? Hindi yung kay Willie Rebillamin. Oo, oh, ano? Merong ano, buti na gagawa ko ro yung kay Willie Rebillamin. Oo? Oh, bakit? Buti naman, hindi ko lang ako ginagawa kay Willie Rebillamin. I mean, sinasabi lang ng ibang friends ko na nagte-text sa akin. Hmm. Na, nice one, Oj. Mga ganon. Mm. Tapos biglang may magte-text sila na, Diyos ko, ikaw lang nakaganyan kay Willie. Yung iba, Diyos ko, parang takot. Kasi takot silang mawala ng trabaho. Ay? O takot silang hindi kunin. Ay? Oo. Pero raon, eh, syempre, wala mo ko inilalapit kay Willie. Oo. Tayo pa nga ang naglalapit sa kanya ng mga suggestions. Oo, naman. Totoo. Di ba? Oo. Eh, tapos meron pa nag-ano, uy, ba't hindi mo na rin i-ano kay Willie na, ano, sabihin mo, mag-evolve naman. Ha? Oo. Into what? Hindi, yung, ano, yung dating wawawin, dapat daw mas pagandahin pa. Mag-evolve na raw si Willie mismo. Dapat daw, ano, yung, eto nga, sandali, babasahin ko na nga. Ay! Basa? Ay, pahina na naman. At sabi ng isang nag-text sa akin, quote, sabi niya, ayaw ba niyang tumanggap ng kritisismo? Siya kasi punong abala eh. Pangit naman talaga yung launch. Nag-jamming lang tapos sabi niya magugulat daw tayo sa mga artistang pumirma. Wala naman pala. Si Luke Meares ang nakita ko.
nagsatel ka pa nga eh. Mabait pa yung banat mo, Ochi. Ayaw kasi patulong sa experts at creative. Mm-hmm. Akala niya madali mag-brainstorming para gumawa ng magandang launch. Mm-hmm. Masaya pa yung fiesta sa probinsya. Mm-hmm. At ang luma ng game niya, roleta. Parang Tito Pepe Pimentel lang ang pera. At least may bumanat sa kanya para malaman niyang palpak ang launch. Alam ni Villar na ngayon dahil sinabi mo, madadami pa yata tayo. Oo. Sabihin mo na lang na ang pagsasabi ng katotohanan ay hindi kritisismo. Writer ka, reporter ka, tagapagsabi lamang ng nakikita. Pero anyway, hindi naman, syempre opinion na ito, no? Uh-oh. Hindi naman para segundahan ko siya o susugan ko lalo. Mm-hmm. Alam mo, at the end of the day, mm-hmm, maganda pa rin na may comment tayo para mm-hmm baka naman sa alang-alang mm-hmm ng management ng All TV yung ating mga puna, komento, suggestion. Tama. Kasi nga, para din naman sa kanila ito. Mm-hmm. Kaya hindi naman nila tayo binabayaran. Hmm. Diba? Saka talagang nagbago na rin kahit papano na yung taste ng mga tao dahil sa pandemya din, ano? Kumbaga parang, dati yung okay sa kanila, ngayon bitin na sa kanila. Baka naghahanap na sila ng new flavor, or dahil din sa mga emergence ng mga foreign na mga shows, diba? Nako-compare na rin lalo yung mga show ng mga Pinoy. Correct. Kaya sa dami ng mga series na nasa iba't ibang platforms, diba? Ganun pa lang ng ganun, Brenna, diba? Mm-hmm. Nakikinig ka na, wala ka namang suggestion. May suggestion ka pa? Hindi, kuya, kasi nakapanood na ako niyan. Wawawin. Nakatapos ko lang. Nakansin ko lang, ginagaya ba ni Kuya Riri si, si Mike Enrique? Nagbabalita ba siya? Ano 24 oras? Hindi naman siya nagbabalita, gaga. Hindi, Kuya, kasi napakansin ko pa na yung ubo ni Kuya Riri. Excuse me po. Hindi, siyempre naman, kung solo ka lang naman na nagsasalita, Mrena, ano po? Di ba natutuyo ang kare ng lalamunan o ng laway? Hindi na ginagaya, Kuya. Hindi, ba't mang gagayahin? Tatak niya, ano? Tsaka... Hindi naman siya nag-excuse me po. Excuse me po ulit. Di ba? Oh. Sa mga nagbabagang balita, huh? Excuse me po! Hindi naman gumagad si Kuya Will. Oo. Gumagad lang si Will. Hello! Hello! Oh. Kinaling ba ako? Huh? Anong suot ng damit? Huh? Diba? Kaya anyway, grabing na ano mo yung ubo, hindi naman talaga maiwasan niya. Ano, Brenna? Importante lang alagaan ni Kuya Will ang kanyang sarili, ang kanyang kalusugan. Mm-hmm. Lalo na at siya yung captain of the ship. Yes. Lalo na at siya ay siya yung nakatimon doon. Mm-hmm. Oo, na wala namang ibang aasahan unless i-delegate niya ni Will yung kanyang trabaho sa iba para mabigyan din ng chance. Diba? Oo. Kaya nga ako, suggestion ko ha, sa All TV, magdagdag ng mga tamang tao. Yes. Tamang tao sa programming, sa management, sa production, ganyan. Ngayon, kung masyadong maraming tao, tapos hindi naman sila fit doon sa role or sa position na iniatang sa kanila, baka pwedeng ilipat naman sila sa iba. Kung ano yung kanilang expertise. Oo, kasi parang, syempre, Manny Villar yan. Oo. Tapos yung set, so-so lang. Diba? Unless talagang sinadya nilang mapalapit masyado sa masa, yung pistahan ng peg. Yung mga ganyan, in fairness naman to Senator Manny Villar and the management. I'm sure tinitake na nila ito constructively. Yes. Itong mga criticism natin. Kasi di ba pag napunta tayo na din sa mga establishment ni Senator Villar, di ba? Yung Avia, gandang-ganda ka. Ay, Diyos ko, Coffee so Project, man. Gandang-ganda ka. O, ipinos ko yun, ha? Oh, di ba? Coffee Project, tsaka yung Ruined Project. Doon sa Crosswinds. Oh, tsaka yung Something Joe, ang ganda din ng interior. Diba? Ang husay nila, yung penis ng
ng Villar. Ito nga, di ba, nakakatuwa din, di ba, nilabanan nila yung may convenience store na rin sila. Oh. O yung All Day. Oh. Di ba, nilabanan din nila yung Wilcon. Hmm. Meron na rin silang All Home. Yes. Tapos, nabasa ko pa, meron silang ano? Meron silang sementeryo. Ha? Yes. Meron? Oo. Oo. Ano? All Dead Cemetery. Baka may buhay ah. Baka may buhay doon ah. Oh, meron na. Ano? All Live. Ah! All live. Oh, yung fairness, matatayo na rin ng Italian. Huh? Italian restaurant, yes. Oh! Ang grupo ni Senator Mandy. Oh! Yes. Ano name? Meron ding Olo. Ano? Olio. Ha? Alio yun eh. Alio, olio yun eh. Ayun ba yun? Oh. Diba? Walang maisip si Brenna. Alam mo, tatapatan na rin nila yung ano? Ano yun? Yung Lunch Out Loud. Ano na? Ay, di ba? Yung LOL. Ano po? Diyos ko. Mas matindi. Oo. Oo. All LOL. Ano? Maganda yun, Korea. Maganda yun. Oh, mamaya may gay bar na rin sila, ha? Anong title? All the way. Wala ka pang pending, Ren. Papa, Kuya, all ako eh, all. Papa, all ka rin? Anong all? All last. Ha? Ayaw ni Tony Gonzaga ng ganyan, ha? Ay, ayaw niya talaga. Oo, ang Olax yung kanyang ano, yung naging pictorial niya, Olax sa bashing. Oo nga na. Ano ba yun? Ano ba? Hindi ko mag-gets yun, ha? Oo. Kasi may pictorial si, parang sa old TV. Oo. Ngayon, parang black yata yung background. Ano parang yung outfit niya dun, yung suit parang niya. Parang sepia. Parang suit niya nung, launch, yung white na off-shoulder, di ba? Tapos parang ginawang parang cover ng magazine, nakalagay all TV. Tapos, hindi pantay-pantay yung font. Basta, hindi ko ma-describe. Ayan, Oo nga, Kuya. Bakit ganyan yung mukha ni Tony, Kuya? Bakit? Ang mukot ng tag niya. Black and white. Namatayan ba yung tag niya, Kuya? Ay, alam ni Mariana yung peg. Ano yung peg? Baboy, Kuya. Peg! Ano yan? Alam mo, feeling ko parang hindi naman nila ilalabas yung ganyan na black and white si Tony, tapos kalungkot-lungkot ng mukha. Oo nga eh. Tapos hindi nga pantay-pantay yung mga phone, sa kaya sinasabi ng iba, ano ba ito? Sinasadya ba nilang ganyan na hindi maayos yung mga nilalabas nilang mga art cards? Oo. Or collaterals. Oh, ayan. In fairness to All TV, naglabas ang All TV ng kanilang a press statement. Oo. Ano nga sabi nila dyan? Basa. We'd like to inform everyone that this is the official Facebook page of All TV at All TV PH, which has 96,771 likes and 133,357 followers as of September 21. As we are currently reporting fake AllTV pages, we encourage everyone to report to us any other Facebook page that bears the name of the network. Yan na. Kasi may mga meme page pa pala. Kaya pala na-bash din si Ella Cruz. Kasi parang pasabik, pasuspense yung kay Ella Cruz. Ayan AllTV Celebrity Magazine, Fresh Look, Ella Cruz. Tapos binabash din dito si Ella Cruz. Kaya naman pala. Ngayon, ito may 9,300 likes at 38,000 followers. So, hindi ito yung official. Kaya nire-report ngayon ng All TV yan. Ayan, ako, tayo basta magpapapaniwala. Nagre-react kasi yung iba. Dahil bakit daw, pati si Ella Cruz gusto pang isuspense ang paglabas. Ha? Hindi ba lumabas na nga? Kaya nga,
Tapos si Tony Gonzaga, Victoria lang ang lungkot-lungkot ng mukha. Tapos julit-julit yung damit. Well, anyway, abangan natin si Tony sa kanyang pasabok. What? Yung, alam ko ha, yung talk show nga, dahil inumpisa na niya yung kanyang panayam kay Pangulo. Pero Nay ha, oh, speaking of yung ano, yung show niya na Tony Talks, may nagchika na nakakita ng set. Set? Yung set mismo, kung saan nag-interview, ganun. Sabi, ang sararat daw. Parang hindi mamahalin. Parang hindi nababagay para sa isang Tony Gonzaga. Yung ganong set daw. Ganun. Anong itsura ba? Parang ano, Nay? Basta parang hindi kinareer. Tapos parang cheap yung ano, yung pagkagawa. Tapos yung daw logo, parang ando bandera ng Japan. Na may bilog lang na pula na may Tony. Sabi ha, oh, hindi ko pa nakita eh. Ayun nga daw, parang hindi masyadong ano, yayamanin. Parang hindi bilyonaryo peg na pang money billiard. Parang hindi pinaghandaan. Parang ganun. Yan, hirap namang sabihin, ano, parang walang budget. MBB yan eh, wala bang budget? Merong budget yan. Hindi lang natin alam bakit ganun. Parang ano daw, Nay? Parang walang pinakaiba dun sa backdrop nung ano, yung malapit na yung mga dancer dun sa backdrop. Parang ganun din daw. yun nga daw eh, yun yung chinika. Ay, hindi ko pa nakita ha. Hindi ko pa po nakita, chinika lang. Baka naman ano, nag-experiment naman sila, Loy. Nag-shoot na eh, nag-experiment. Baka naman kasi may peg sila. Baka naman eventually biglang merong revelation na merong ano, stage design reveal. Ay, buong ka, ito pala yun. Nagsimula sa di kagandaan, gumanda, gano'n. Oo. Siyempre, bigyan naman natin ng chance ang ano, All TV na i-prove yung kanilang sarili na kaya nila. Kaya again, yun naman sinasabi ko, dapat maglagay ng mga tamang tao. Kasi diba, sabi nga nila, content is king. Kasi kahit gaano karami yung pera mo, kung yung content wale, mababaliwala pa ng maghahanap yung mga tao. Asan na? Akala namin ginastusan. Hindi naman pala gaganon yung mga tao. So dapat siguro, maglagay ng mga tamang tao. When you say tamang tao, eh, yung mga eksperto sa pagpapatakbo, mahusay sa brainstorming, sa conceptualization, yung ganun. Hey kuya, bakit natin sila kasi yung topic? Baka mamaya isipin nila, galit tayo sa kanila. Para mas galit ka, kasi galit kami. Hindi kami galit, mamalasakit nga kami. Oh, iyon naman pala kuya, nagmamalasakit ka pala. Bakit hindi mo nang diretso rin doon? Parang kakadating lang niya, tapos ang dami niya agad alak. Hi! Diyos ko, Brenda! Kunin natin tatalakayin dito. Anong pag-uusapan natin, Brenda? Ha? Tama kuya, wag ka nga nag-diretso doon. Hindi tayo mag-usap. Kaya kung lahat na lang sasabihin natin sa kanilang personal. Di mamasukan tayong kartero. Ha? Diba? Kaya nga tayo may channel na ganito. Kasi, baka rin mali kami, i-correct nyo kami. Diba? Hindi naman natin sila nilalait. Or ano. Nagmamalasakit nga tayo, kaya syempre ayaw rin naman namin masayang yung pera ni Senator Manny Villar. Oo. Mapunta lang sa wala. Mapunta lang sa too much expectation. Tapos ang ending, too much disappointment. Diba? Yun lang naman yun. Pero kung ipapatawag ako ni Senator Manny, parang, oo, G, mukhang ang dami mong alam, ha. Bago ka namin itumba, sabihin mo na sa amin kung ano yung pwede natin i-remedyo dito. Hindi, joke lang. Diba? Mabawiling ako to, ano, to go to Senator Manny Villar kahit walang bayan. Kahit hindi ako bigyan ng show. O, kasi nga, mahal ko sila. Mahal ko si Avic tsaka si Senator Manny. Bakit hindi mo bigyan din si Kuya Will? Na ano? Na mahal mo! Ah, mahal ko rin naman si Willie eh. Oh, kahit pinariringgan niya ako, mahal ko siya. Oh.
Oh, Diyos ko naman, allegedly ang industry, makikipag-away pa ba tayo? Oo. Di ba? Eh, tama. Kung lahat na lang, pupurihin natin kahit hindi naman kapuri-puri, hindi na nila malalaman kung anong mali at tama. Oo, malalaman. Dapat nagko-call out din tayo rito, pinupuna natin yung mali, at the same time, kung may kapuri-puri, purihin dapat. So, kuya, ano ba yung dapat nakapuri-puri dun sa show? Ah, hindi. Yung pagbuhan ni Willie ng mga tauhan. Yung pagbibigay niya ng trabaho sa maraming tao. O yun dapat purihin. Kuya, hindi! Sa show! Hindi sa likod ng camera! Darating din. Ba't na naiinip ka? Darating din yung pagpupuri natin. Maghintay. Ano, may lakad ka ba? May taxi na ka? Alam mo, naloloko sa'yo si Dennis Padilla. Ha? Bakit? Ay, sinabi yan. Diyos ko. Kausap ko yung isang araw si Dennis. Sabi niya sa akin, ginising ako ng showbiz update niyo. Ha? Bakit Dennis? Naloka ako doon kay Mrena. Sabihan ba naman niya ako, baka wala raw akong load. Ay, talaga? Ay, mamaloy ang tanong. May load ba si Dennis? Nakakalok, promise. Sa kabila ng mga ano niya sa Junakis niya. Oo. Tawa siya ng tawa. Talaga? Oo. Di ba? Yung sabi niya, sabi, kwentuhan kami. Maya-maya, after 12 minutes na matay. Ha? Yung phone. Bakit? Naputol. Tapos ako natumaw kay Dennis. Sabi niya, G, bigla ko naalala si Mrena. Bakit? Nagkatotoo nga yung sinabi niya. Wala na akong loob. Ha? di ba, kuya? Nakaloka ko rin na. Hindi kita kinaya doon. Di ba? Pero itong hindi ko kinaya. Ano? Hindi, itong si ano eh. Sino? Si Balintin. Meron ka bang hindi kinakaya? Oo Si Balintin. Sino to? Si Valentin Rosales. Nag-opinion siya tungkol sa issue kay Dennis, kay Julia, at kay Claudine. Sabi niya, ito yung reaction niya sa pagtawag ng atensyon ni Claudine Barreto kay Dennis Padilla. During those days na lumalaki mga anak mo and need ng father while they are struggling with the challenges of life, missing in action ka, Dennis Padilla. Now that Julia is rich and famous, tapos may sarili ng utak to decide for her own, bigla kang present? What? Such a good father. Go, Claudine. What? Diba? Sumasaw-saw na rin to, just like ang ating kaibigang R.R. Enriquez. With a heart, si R.R. Yes. Si Valentin, hindi niya alam ang kanyang sinasabi. Anak, hindi mo sila lubos na kilala. Walang hinahabol si Dennis. Gusto lang niyang makausap ang kanyang mga anak. Gusto niya lang mabalik ang dati nilang relasyon na napaka-close nila nung sila pa ni Marjorie. Na ngayon ay naninibago nga siya. Dahil lahat ng anak niya ay parang iisa na ang pag-uugali. Oo. Yun. Kaya Valentin Rosales, mali ka dito, ha? What? Pahinga mo tong opinion mo, anak. Tapos, pero opinion mo to. Gusto kong igalang. Kaya lang gusto lang din kitang i-ano sa showbiz. Hindi siya nanghihingi na kahit sinko. To be honest, yung nanghihingi na yan, sa totoo lang, yung interview namin ni Dennis, kasi, isa sa mga anak ni Dennis, kinwestiyon ka, ba't ka nagpa-interview kay Ochi? Ay? For the money? Ha? Sabing ganun? Sabi ko, eto naman, mamatay man po si Mrena. Kuya, bakit ako? Ha? Mamatay man po si Loy. Ha? Bakit naman ako? Nako, magkamatayan na. Wala pong tinanggap si Dennis Padilla sa akin ni Cinco. And to be honest with you all, binibigyan ko po si Dennis. Dahil naramdaman ko yung struggle niya towards his kids. Tsaka yung, alam mo, hindi naman karamihan yung racket niya. Sabi ko sa kanya, Dennis, meron akong bigay sa'yo. Huwag. Gusto ko lang magsalita.
okay ako, Ochi. Huwag mo akong bigyan. So, ipinipilit namin kay Dennis ang ibinibigay namin. Ayaw ni Dennis. Kaya ito, yung paghahabol kay Julia, Diyos ko, si Dennis ang mag-provide doon, si Marjorie at si Dennis pa, sa mga anak. Oo, kaya nga, di ba may tao-tao sila na ibinigay ni Dennis sa kanyang mag-iina. Na ingatan niyo na lang yan, dyan kayo tumira, ganyan. Tapos lalabas pa na ganito, naghahanap lang na attention si Dennis mula sa kanyang mga anak. Mahal niya yung kanyang mga anak, kaya hindi rin natin siya masisi. So bakit pinupuso yung iba niyang anak na namimiss din niya? According to Dennis, wala ako sa mga anak ko na hindi nag-respeto sa akin. Yung iba kong anak, nire-respeto ako. Yung iba kong anak, may communication pa rin kami hanggang ngayon. Oh, tapos, dito lang talaga, yung gusto ko i-work out yung relasyon ko sa mga anak ko. Pero, sabi nga ni Dennis, paano ko magagawa? Parang iisa na lamang ang takbo ng utak nitong tatlong anak ko. Parang sila, lahat parang ayaw sa akin. Ayaw kong kausapin. Yung ganun. Bigla niya naalala sa yung dibo ni Julia. Oh. Yung kasagsagan ng pagpapalit ng apelido. Oo. Hindi ba nagpapapalit ng apelido? Oh. Na hindi rin nagtagumpay. Yung nga, di ba sinabi natin ni Dennis, nag-apologize pa sila sa akin nung pinapalitan ni Julia yung apelido ko. Yung ganun. Pangalawa, nung dibo. Oo. Oh. Personal na pinuntahan ni Julia si Dennis. Ay, talaga? Oo. Sa dressing room yata yun sa ABS-CBN. Parang family feud yata yun. Luis pa ang host sa ABS-CBN. So, pinuntahan ni Julia si Dennis para ibigay yung invitation. So, nangako si Dennis na pupunta siya. So, pumunta si Dennis. Tapos, ang pumunta, wala na siya narinig sa anak ko. Text. So, pag nag-invite si Julia sa premiere night na mga pelikula niya, papunta ka sa premiere night ko ngayon. Pumupunta si Dennis, pero hindi niya tinatapos ang pelikula. Kumaalis siya. Kasi, ang katwiran niya, gusto ko ang spotlight kay Julia lang. Kasi baka tanongin ako ng kung ano-ano. Kaya umaalis ako kalagitnaan. Para hindi na ako matanong ng press. So, ilang premiere night yun na pinupuntahan niya. Pero after the invitation, at pinupuntahan niya, wala na siyang naririnig kay Julia. So every time naman na naiimbitahan niya si Julia, para dun sa kanyang pelikula, premiere night, ganyan, nagkakataon naman daw na nakalock-in sa taping si Julia, na busy si Julia, na iniintindi naman daw niya. Gusto na lang daw niya sa isipin na baka busy lang talaga at na timing na hindi siya available. Oo. Para manood ng premiere night ng pelikula niya. Baka. Tapos pati yung directorial job niya na inibitan niya si Julia, pero hindi rin sumipot. Si Julia, kasi sabi niya, parang busy siya. So, iniintindi ni Dennis. Kaya, yung pag-uusap namin ni Dennis, parang nalang siya parang ba't siya binibembang ng binibembang ng mga netizen. Hindi nila alam yung totoong kwento. Sabi ni Dennis yun. So, sana maintindihan nila ako kung saan ako nanggagaling. Na gusto kong makilala ulit yung mga anak ko kung paano ko sila nakilala nung sila yung mga sanggol pa lang hanggang papalaki sila na sobrang close kami. Pero ngayon, hindi na. Hindi naman ako nangihingi ni Singkondulin. Hindi. Kasi yung tatrabaho naman ako, may mga racket naman ako, G. At ayoko rin naman na masumbatan ako ng mga anak ko na ako yung manghihingi. Kaya ako sila gustong imit. Gusto ko lang silang makapiling. Tatay lang din naman ako. Diba? Na nangungulila din. Namimiss ko yung yakap ng mga anak ko. Hindi ko sila inaaway. Kaya nga, kung mapapansin mo, dinidelete ko yung mga post ko. Kasi sinasabihan ako ng ibang anak ko, pa-i-delete mo na kasi lalo kanilang hindi naiintindihan. So, dinidelete ko.
So yun naman ang point. So yung ibang anak niya, ay hindi kay Ma'am Marjorie ang nagsasabi sa kanya na i-delete niya. Oo, mami-misinterpret ka na naman dati. Ang pinangahawakan na lang ni Dennis, eh maganda relasyon niya sa ibang anak niya. Dito lang sa mga anak niya kay Marjorie, yun ang gusto niyang iwin. Eh kasi nga kuya, nakakasama lagi si Julia kapag nagsasalita si Dennis. Actually, yun nga din yung point doon ng mga netizen. Ba't paraw nagsasalita si Dennis? Lalo lang daw na nadidikdik o nababash si Julia. Yung kay Dennis naman, ang sabi niya dyan, Coach, ilang beses naman ako nag-a-attempt tumawag sa kanila. Nagte-text ako. Hindi naman sila sumasagot. Tan ako, mananawagan para makita mga anak ko. Sa IG. Yun lang naman ang gusto ko. Marinig nila ako. Pakinggan nila ako. Kasi, G, pag ano, tatay din naman ako. Nag-provide din naman din ako sa kanila. So sana makuha ko yung respeto mula sa mga anak ko. Hindi ko naman sila guguluhin eh. Yung alam, dapat sana lang maayos yung aming relasyon. Everybody happy. Hi. Yun lang ang sinasabi ko sa haban mo. Hi. So anyway, diba? Sana magkaayos din. Ako yan ang hiling ko. Kung meron lang isang tao na pwedeng maging mediator o moderator nitong Julia and Marjorie and the kids and Dennis, usap sila. Pwedeng sa loob na isang kwarto magbatbatan sila or whatever. Basta ang ending dapat magkakaayos sila. Kasi mahirap din naman na hindi natin na-enjoy yung dali natin. Minsan, iba kasi ang mga jensi ngayon. Diba? Pwede, parang Miyak na. Anyway, sana magkausap sila. Oo. Siyempre tayo mananawagan din kay Marjorie, kay Julia. Pagbigyan nyo kahit minsan yung tatay nyo, makausap lang kayo. Ngayon, pag gusto nyo na siyang itakwil or whatever, or ayaw nyo na siyang makita, marinig mo lang yan na daddy, ayaw ka na namin makita. Pero masakit naman kung ganoon, di ba? Mas maganda magkaayos. At the end of the day, pag kayo naging magulang din, ayaw nyo rin mawawali sa inyo yung anak ninyo. O ayaw nyo rin maiiba ang tingin sa inyo ng mga anak ninyo. Diba? Totoo. Magbabalik po ang labas. Ha? Ayun na nga. Diba? And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod. Ito pa si Mama Loy! Nako! Subscriber ka na ba namin? Kung hindi pa po, i-click na ngayon now na ang subscribe button na sa ibaba. Siyempre pa, ang kanya-kanya naming channel. Naku, may channel din po ako. Alam niyo po ba yun? That's Mama Loy! M-A-M-A-L-O-I. Sana po mag-subscribe kayo at panoorin niyo pa yung vlog ko dyan ngayon. Correct, man. Yes, hello mga ka-update! Pag-subscribe naman po ng aking YouTube channel, Aten Rena po, M-R-E-N-A. Kung yan, yan na po ang vlog po ng Bigay Mong Rare. Wow! Ang taas! Ang taas ng views! Pinamit mo talaga yung gano'n po. Dahil mataas yung views, naku, kailangan daw, lagi mo siyang bibigyan. Nice! Ng rep? Ito na ilalaman ko sa rep. Ayan, at syempre pa, ang aking panayon kay Jameson Blake. Ayan, yes. Ang OTDS Kids Fund. Ayan, yung mga struggles niya. Diyos ko, nagtinda pala siya na alam mo kung ano tininda niya nung araw. Para lang magkapera. Diyos ko. Basta, ayan po. Nandyan niya sa OTDS Inspires. Okay. Hoy, ano pa nga ba? Today is September 24, Saturday. Mamaya ng 7 to 9 p.m. Philippine time, ang Bingo Plus Day 2 natin. Live na live yan sa ating fanpage, ang DOG Diaz. At i-ready na ang inyong mga mata, tenga, dahil kasali kayo ng mga netizen sa ating papremyo. Makakasama natin ang Bingo Plus Ambassadors na si May Mendoza. At syempre, ang mga performers na sina Glock 9 at Morissette Amon. Abay, live din kami sa Kumu, ha? Kaya it's a date, okay? Mag-upload na rin ng Bingo Plus app para makapaglibang-libang ka sa halagang 5 piso lang o ayaw pa ba? Syempre pa, ito pa rin po yung lingkod, Papa Osin Oji Diaz.
na lagi nagsasabi at nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo tuwing umaga, huwag na huwag po tayo makakalimot na magpasalamat sa Panginoon dahil tayo kanyang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing, and kissing is a blessing! At ano pa nga ba ang lagi niyong hinihilit sa amin? Ichika mo na! Dali! Ano ako to si Brenna? Wow! Si Dennis, lagot ka. Oo! Dino ko mo nang wala siyang load. Hindi, huh? Kuya. Ito nga nga eh. Dahil nagpawasan sa akin, kuya. May knock-knock ako. Napapanahon ba yung knock-knock? Yes, kuya. Kasi malaki na magpasko, di ba? Ay! Yan, kuya. Sige. Knock-knock! Who's there? Dennis! Dennis who? Dennis Navidad, la 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 la. Dennis Navidad, la 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 la. Dennis Navidad, prospero sa'yo, Dennis Navidad. Ha? Mamatay kayo ng lirik sa ending? Isang palit ka. I-invento ka, ano ka? Tuloy mo! Alam mo, fake lyrics yung ginagawa mo.